Para mapabuti pa ang paghahanda ng bansa tuwing may kalamidad, iminumungkahi ni Senador Bongo ang pagbuo ng Department of Disaster Resilience. Sa Kamara, isinusulong naman po ang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers. Yan ang unang balita ni Victoria Tulad. Tuwing may bagyo o ibang kalamidad, takbuhan ng mga inililikas ang mga eskwelahan o kaya ibang istruktura na di naman akmang evacuation center. Kaya si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate muling isinusulong ang House Bill 5259 na naglalayong magtayo ng mga permanente at matibay na evacuation center. Sa panukala, magtatayo ng evacuation center sa sentro ng dalawa o tatlong magkakalapit na barangay. Idedisenyo ito para kayanin ang lakas ng hangin na aabot ng 300 kilometers per hour at magnitude 8 na lindol. Dapat magkaroon din daw ng mga cubicle kung saan kakasya ang hindi bababa sa 5 pamilya, ng mga palikuran, sentralisadong kusina at labahan, generator, sapat na supply ng tubig at clinic. Ay talagang kaababa, no? Kahit na yung mga eskwelahan, gaya nung naging leksyon nung panahong bagyong Pablo sa Mindanao, ay hindi siya resilient, no? Dahil doon nag-evacuate yung mga mamamayan, doon sila tinamaan, no? Nung trahedya. No? Dapat makatugon na rin daw ang mga evacuation center sa mga pandemya gaya ng COVID-19. Sa ngayon, mag-iisang taon nang nakabinbin sa House Committee on Disaster Resilience ang panukala. Sa Senado, isinusulong din ni Senador Bongo ang pagtatayo ng mga mandatory evacuation center. Sa ilalim ng Senate Bill 1228 at ang Senate Bill 205 o ang Department of Disaster Resilience Act of 2019. Sa ilalim ng Senate Bill 205, gagawa ng isang ahensya na tututok sa pagtugon sa mga kalamidad upang mas maging maayos daw ang koordinasyon at mas mabilis at komprehensibo ang pagresponde. Katulad ngayon, hindi nila alam saan sila tatawag, hindi nila alam saan sila hihingi ng tulong. Wala pong regional offices na pwede nilang pagtanungan. So kung with the Department of Disaster Resilience, one department with regional offices and even provincial offices po na ready pong tumugon. Naipasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang bersyon nito ng panukalang batas na magtatatag ng Department of Disaster Resilience. Pero si Senador Franklin Drilon, tutol dito. Mayroon na raw na itatag na sistema na pinangungunahan ng NDRRMC at Office of Civil Defense. Ang isang bagong departamento raw ay mangangahulugan lang ng bagong opisina para sa mga opisyal na may katumbas na staff at dagdag gastos. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senador Ping Lacso na madaling magpasa ng batas na gagawa ng mga bagong departamento. Pero tanong niya, praktikal nga ba ito at may sapat bang pondo? Ang palasyo, iniiwan na raw sa mga mambabatas ang desisyon. Iyan ang unang balita. Victoria Tulad, Buong Puso para sa Pilipino.